Ipagluluto nga ako ng fried chicken ng mahal ko. Sana all may nagmamahal at pinagluluto. Bago yan, i-flex ko lang tong cute na lalagyan namin ng itlog. Wala siya sa brief ngayon. Nasa aesthetic na siya na lalagyanan. Ang cute nga rin itong lalagyan ng kutsara, pati itong lalagyan ng used oil na gamit na. Mura lang yan, yan na lang yung gamitin nyo kaysa sa garapo ng peanut. Habang nakababad nga yung manok natin sa kalamansi at asin, papakainin muna namin itong mga pusa. Boiled chicken nga pala yan guys, tapos hinalo ni baby na tira nilang cat food kagabi. Wala lang, sinabi ko lang, baka kasi may mag-sponsor, diba? Tapos nagsaing na rin pala ako ng rice. Tapos dito, ang liit-liit na nga nung drawer, hindi pa makita ni baby yung hinahanap niya. O diba, yun lang pala. Kung ako yan, kanina pa lumipad yung mga nandyan. Iksi ng pasensya. At dito nagsimula na nga maglagay ng breading si babe sa mga manok. Ayan nga lang yung ginagamit niyang breading. Pero ewan ko, kahit simple lang, basta siya yung magprito, ang sarap pa rin. Siguro nga kasi talagang alam niyang paborito ko, kaya sasarapan niya. O kaya alam niyang tatamaan siya pag hindi niya sinarapan. Huuu, hindi! Maraming salamat talaga sa iyo, babe, kasi palagi ka nag-aasikaso ng kakainin natin. Grabe ka naman magmahal. Patatabain mo talaga ako sa dami kong nakakain palagi. Anyway, guys, nagsimula na nga siya magprito. Tapos wala pang isang segundo, tapos na, ang galing. Sabi niya nga sa akin, ire-refry daw niya yan para mas malutong. Alam niyo ba guys kung bakit si baby madalas nagluluto? Ako kasi yung nakatoka sa pagkalikot ng mga social media accounts namin. Kumbaga sa relasyon, may mga papel talaga kayong gagampanan. Tulungan talaga ang mangyayari. Palagi niyo rin iisipin na pareho kayong worth it. Kung meron siyang bagay na nagagawa na hindi mo nagagawa, meron ka rin bagay na nagagawa na hindi niya nagagawa. At ang mahalaga dun, magsanib pwersa kayo. Kaya rin siguro na uso sa buhay yung partnership o pag-aasawa. Para yung pagkukulang mo, pwede rin talagang punan ng iba. Kagaya nito, pagkatapos ko nga rin sa ginagawa ko, ako naman ay magsasangag. Sabi kasi ni babe, dun daw ako magaling at ako raw yung masarap magsangag. Kaya naman ngayon ay susunugin ko ito para hindi na maulit. Tamad yan siya. Hindi, seryoso, yung mga kanin lamig nyo sa bahay nyo, huwag nyong babaliwalain, sangagin nyo yan. Yun nga rin siguro yung dahilan kung bakit inaayos kong magsangag. Napakamahal na kasi ng kanin ngayon. Nakakapanghinayang talaga kung hindi kakainin yung mga kaning lamig. Habang nagsasangag nga ako, maglalaba daw muna si babe dito sa bago naming washing machine na automatic. Laba nga kami ng laba dito kasi nga sarap nga naman itong gamitin. First time kasi namin magkaroon ng ganito sa buong bundok. Lalagyan mo nga lang yun ng powder at downy tapos pwede mo na siyang iwan. Perfect nga yan sa mga marites kasi kahit iwan mo siya para makipagchismisan, hindi siya masusunog na parang sinaing. Pagkatapos nga, pagbalik mo, isasampay mo na lang siya, tapos ang bango pa. Sa mga nagtatanong pala, hindi po siya malakas sa kuryente. Importer po kasi siya, inversion, imperfection, parang ganun po. Basta yun, mahina po siya sa kuryente. Tapos hindi rin po siya malakas sa tubig. Hindi ka naman kasi magpupuno ng swimming pool. Parang nasa-sense po ng watching-matching kung gano'ng karaming tubig lang po yung kailangan niya. Parang mas magastos mga po sa tubig yung mano-manong banlaw kasi tumatapon lang yung tubig. At saka pag busy po tayo, talagang kailangan natin ng ganto. Napaka-importante nga sa atin ang oras. Kapag mano-mano kasi, aabutin ka talaga na maghapon. Parang sa buong maghapon nga, parang paglalaban na lang yung nagawa mo. Hindi naman pwede yung ganon. Dapat palagi tayong maraming na-achieve sa loob ng isang araw. Kaya importante talagang napapabilis yung mga gawain. Dapat kasi lahat ng o meron na lang automatic na washing machine. Bakit hindi na lang kasi gumawa ng maraming ganun yung Pilipinas, no? Para matulungan tayong lahat. Tapos gumawa na lang din ng maraming pera yung gobyerno para wala na nagigipit. Huy, hindi! Hindi mo alam sinasabi mo. Parang hindi ka na grade 1. Tungkol sa malayo. Yun lang, kain na muna kami guys. Ang sarap ni babe. Hi guys, meron kaming papakilalang bagong laro sa inyo at i-download nyo lang yung link nasa comment section. Unang-una, bawal ito sa mga bata at bawal ito sa mga walang pantaya. Gawin nyo lang itong libangan. Pag walang pantaya, huwag na lang tumaya o huwag na lang maglaro. Wala pong pilitan sa paglalaro nito or pagda-download nito. Ito nga palang laro na to guys ay ang Epoch Game. Mag-register na kayo guys sa link na nasa comment section. Ganito lang kung paano maglaro at kumita. Mag-register kayo dito, click register. Tapos ilagay nyo yung mobile number nyo, password, referral ID kung meron, verification code, and click confirm. Tapos sa unang cash in nyo rito, makakatanggap agad kayo ng mga bonus. Maraming sikat na laro dito guys, merong Dragon Tiger, Mines, at kung ano-ano pa. Madali lang yan laruin, alam nyo na yan. Tapos pwede rin kayong kumita sa pag-i-invite na maglalaro. Hanapin nyo lang itong BR agent, tapos i-share nyo sa kanila yung link nyo. I-share nyo sa mga kilala nyo yung link nyo at yung referral code nyo. Tapos pag nag-register sila sa link nyo, kikita kayo ng pera or makakatanggap kayo ng bonus. Hindi lang kayo sa game kikita, pati doon sa pag-i-invite. Tapos guys, kapag magka-cash in kayo, hanapin nyo lang yung wallet. Tapos makikita nyo dyan kung magkano yung gusto nyo i-cash in through GCash. Napakadali lang. Tapos kung mag-withdraw naman kayo, hanapin nyo yung withdraw sa baba. Ito. Ilagay nyo lang dito yung amount na gusto nyo i-cash in or i-withdraw. Tapos ilagay nyo yung GCash account number nyo. I-bind nyo lang. Tapos papasok na siya sa GCash and mawi-withdraw nyo na yung kinita nyo. Ganun ang kadali. Mag-download na at mag-register na sa link na nasa comment section. Laruin ang Epoch Game. Bawal sa mga bata to.